So ito na nga, nag-curbing satisfied na ako dahil nakaluto na ako ng kamote queue. So bago ko po umpisahan muna ang aking video nito, is mag-intro muna tayo. So intro pasok. So ayan, huwag kalimutang mag-subscribe and bell notification na rin para ma-update kayo sa mga bago kong upload na video. So ayan guys, meron ako dito nakuha sa garden. Hinugasan ko na siya. Actually last week ko pa itong nakuha. Tapos kaninang umaga ko lang siya. So ayan, nahiwa. Hinugasan. So gagawin ko dito, lutuin ko to. Gawin kong kamote. And then dito is, nagpainit na rin so, ako ayan, ng kamote sa kawali. Seconds. So bago natin ilagay yung ating kamote. So kasi, ano kasi guys, matagal na kasi ito nakatinga itong kamoting to dito sa sa labas ng bahay namin. So kaninang umaga is, naisipan ko siyang hugasan at gawing banana peel. So ito na nga, pinirito ko muna yung kamote na hiniwa-hiwa ko. So pasensya na ako, nagugulol ako, hindi lang ako sanay mag voice over talaga para pa akong kahit ako lang mag-isa, pero nahihiya pa rin ako. Nahihiya ako na ilabas yung aking boses. Char. So, ganyan lang po siya. It takes 10 minutes po sa pagpiprito nito bago ko nilagay yung aking sugar. At syempre, huwag kalimutang lagi i-mix, no? I-halo-haloin. Para naman siya, para magpantay yung pagkaluto niya. Baka kasi sa kabila is sunog or masyadong brown and then sa kabila naman is maputla pa or hindi pa siya talaga as in luto. Kaya huwag kalimutang halo-haloin mabuti bago natin ilagay ang ating sugar. So ayan, at this time I get some plate and parchment paper naman para dun ko ilagay yung kamote ko pagka naluto na siya. So anyway guys, just keep mixing, haluin mabuti para magpantay yung kulay niya at saka pantay yung pagkaluto ng kamote, ng ating kamote queue. So anyway guys, minsan madalas ko po itong ginagawa noon nung kabataan ko kasi dati maraming kamote doon sa probinsya at saka ito yung ginagawa namin, kamote queue or any types of kamote desserts. O, diba? Merienda, kumbaga. So, na-miss ko lang talaga to sobra. Dahil medyo matagal-tagal na ako dito sa ibang bansa. At last time kong nakakain ito is parang dalawang taong mahigit na. So, ayan it's good thing kasi may ako garden sa likod ng bahay namin. At nagtanim ako ng kamote. So, itong kamote na to is purple yung kulay niya. So malaki siya at it's just enough for one it's just enough for a family. At this time I can add brown sugar, so just about mga tatlong kutsara or apat na kutsara lang siya. As you can see, dinandahan ko po siya sa paglagay para ma-spread naman yung sugar, and then mix it well para di masunog or mahalo. But unfortunately yung sugar is hindi po siya basta-basta natutunaw. I don't know what kind of sugar is this, but we'll see the result later. Okay, and so ayan, I feel so disappointed at this moment kasi as you can see yung sugar niya is matagal talaga siya natunaw guys. So I decided to add tinanggal ko lang muna yung kamote bago maging before it gets burnt. And then naglagay ulit ako ng white sugar. Yeah, naglagay ulit ako ng white sugar just in case na maano siya matunaw. But unfortunately it's still the same. So, just wait until then. And so, ayan, naglagay ako ng mga approximately 3/4 cup of white sugar. And then, haluin natin mabuti para naman mahalo talaga siya. So, ayan, halo-halo lang.
Halo kain mo ng tuto. Kamutik yu. So ayan, trinay ko na lahat-lahat. Di pa rin talaga natunaw yung asukal. So nag-decide na ako na hanguin muna siya at ilagay sa plato. And then ibalik na lang ulit pag maging okay na yung asukal. So ayan, tanggalin ko na. Natanggalin ko muna siya. Dinisalang ko muna yung hindi pa naluto na kamuti. So ayan guys, medyo natunaw na yung asukal niya. Maganda na yung resulta nito. Mamaya is isalit natin ulit yung una natin niluto. And then magdagdag ulit tayo ng white sugar. At this time, white sugar na puro ang gagamitin ko, hindi na yung brown. Kasi pala yung brown, yung una ko nilagay is raw sugar. So yun pala yun, yun lagi ginagamit ng aking partner sa kanyang kape. O diba, may idea kung bakit ganun yung nangyari. Pero anyway guys, still masarap pa rin po siya. Sure ako na still masarap. Kasi nga diba, banana yun. Kamuti ko yan eh. Pag kamuti ko masarap, kahit anong luto, masarap. So, yun na nga guys. Sorry po sa iyak background. Kagigising lang po ng baby ko. So, we're just three of us here. Because my partner is at work. So, yung kasama ko dito is yung anak ko na 2-year-old. At saka yung 5 months old ko na baby. So, kagigising lang. Kaya normal lang po yun sa baby na umiiyak. Kapag gising na wala ka sa tabi nila, diba? So, ayan. Continue lang din para di maganda. Sunog-sunog yung ating banana cake. So, ayan o. Madali lang naman talaga sa luto. Madali lang gawin actually. Kasi sanay naman ako nito magluto dati. Binibintay, diba? Taglimang piso lang yun noon. Pero ngayon, Diyos ko, mahal-mahal na. So, pwede nyo rin itong gawin pang negosyo ulit, diba? Back to 90s tayo or 20s. Pero hanggang ngayon, no, nag-banana cake pa rin naman. Marami pa rin nag-banana cake. Kasi nga lang, medyo pricey na siya, diba? So, at kung gusto nyo makatipid, kayo na lang magluto. And then, bumili na lang kayo ng kamote. Kung wala kayong sariling kamote, o, diba? Pero mas maganda talaga pag gumawa kayo ng kaunting garden sa likod ng bahay niyo. So, ayan, after a few minutes, pwede na natin siyang hanguin at ilagay sa ating plato na may parchment paper. So, ayan, nakakatakam na yung itsura niya. Overcoated na siya ng sugar. So, ayan, nahirapan ako kuha sa kanan ko kasi yung baby ko gising pa, inaantok at ang umiiyak-iyak pa, my goodness me. So, ayan, maglagay na rin ako ng sukal, white sugar at this time kasi itry natin kung mabilis ba siya, matunaw. So, ayan. Haluin lang. So, anyway, mahina pala yung apoy ko. Lakasan ko nga. So, ayan. Tingnan natin kung mabilis ba siya matunaw din. Ilagay natin yung ating yung naunang naprito na banana cue. Banana cue ako ng banana cue. Ano pala? Kamote cue. So, ito na nga, ilunod na natin yung ating napritong una. So, yan. Ganyan lang siya din, haluin ulit. Ngayon, nahirapan ako mag-edit. Inaantok talaga ako, guys. So, kagabi kasi nakatulog ako. Kagabi is mga 2 a.m. na. Then, mga ugahan in the morning, I woke up very early because you know, I already have a kids called 8-year-old soon to be 8 years old. So, kailangan kong mag-prepare ng kanyang breakfast and lunch.
So ayan, so hanggang ngayon di ako nakatulog kahit quick nap lang, pero wala talaga. Kasi nga tuwing natutulog ako, yung isa naman is gising at laging sinusundot ang aking ilong. So ganun po siya pag nakatulog ka ng kaunti. Pag nandiyan siya sa tabi mo, yung ano, yung kamay niya is nalikot kahit saan-saan napunta. So ayan guys, nag-add pala ako ng kaunting sugar kasi mukhang kulang yung ano sugar. So ayan, nag-hide and seek ang dalawa. Maingay na naman, Diyos ko, Mayor. So ito na nga guys, malapit na tayo. Malapit na ako matapos nito. So pwede na natin siyang ilipat as soon as I can. Kasi ang hirap talaga yung kabila kong kamay is nakahawak yung baby ko. So ayan, ilagay lang natin sa other side yung itong ano, itong last na ating niluto. Kasi sa kabila is medyo ano na siya, malamig. Char. So ang ganda tingnan ng ano, ganitong pagkaluto, no. Yung isa is, ayan, no, ipakita ko sa inyo. Ayan. Yung isa is sugar over sugar coated siya. Medyo maano siya, malutong. Tsaka yung isa naman is medyo sticky na malambot. So, ayan, no, super melted yung isa, yung pang last. So, hindi ko na pinakita kung paano ko tinog. So, ganyan na po siya. Ayan. Bili na po kayo. Tag-10 piso lang. Anyway, guys, thank you for having me here. And thank you for watching. Goodbye.